crispy. Sound production, take one. Hello everyone, this is Joe Official TV and welcome again to my YouTube channel. And today's vlog ay gagawa tayo ng simpleng pandesal. So simpleng-simple lang siya, wala siyang palaman. So last time ay meron akong ginawa pero meron siyang palaman. Pero ito ngayon ay wala tong palaman. So simple lang talaga siya. Sa ingredients na 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ingredients, pwede ka nang may pandesal. So, ano nga bang meron dito? Meron tayong asin na kalahating kutsarita. Meron tayong active yeast na 1/4 spoon. So, hindi natin pwedeng lagyan na isang kutsara kasi hindi maganda pagka maraming yeast. So, meron tayong butter, pero hindi yan lahat ng butter ang ilagay natin. So, 2 teaspoon lang ang ilagay, pwede nating ilagay. And 1/2 cup of sugar and breadcrumbs. Pero yung picture niya ay chicken, pero hindi chicken ang gagawin natin. Remember, pandesal tayo. So, meron tayong flour, white flour, plain white flour. So, meron tayo, dito natin siya i-mix. And, meron pala tayong fresh milk. So, hindi ko siya nasama dyan. So, yan, isasama ko na. Pero, wala na tong laman kasi pinawarm natin yung ating milk. So, ito yun. Ito yung ating milk. Diba? Pinawarm natin siya para madaling mag umalsa ang ating do. So, let's start. So, let's start guys. So, ang una natin ilagay ang ating sugar. Ang ating salt. Then, ang ating egg. Then, next natin ang ating milk. So, ang next natin ay ang ating milk. Ayan, na napawarm natin. Tips lang guys. Bago nyo ilagay ang inyong yeast, ay kailangan ang kailangan warm lang talaga siya. Na hindi sobrang, yung hindi siya mainit. Kasi kapag mainit, pagka mainit masyado, mawawala ang bisa ng ating yeast. So, mawawala ang bisa, hindi maganda ang kinalalabasan ng ating dough. So, ganun po ang tips niyan. So, warm lang talaga na warm na insakto. So, sunod natin ang ating 2 teaspoon of butter. Kung wala namang butter guys, pwede kayong gumamit ng cooking oil. So, ayan, okay na siya. Then, ang ating yes. Okay, mix na natin. Okay, itabi na natin to.
Yan. I-mix nyo siya hanggang sa ma-dissolve na yung ating sugar at maging ayos yung ating mixture. Lagyan na natin ang ating dough. At ating flour pala. So, 3 cups. So, yan. 2, pangalawa. Naman yung ating pangatlo. So, yung ating pangatlo, guys, ay hindi muna natin ilagay lahat dito. Kasi, depende yan sa flour na ginagamit nyo. Kasi, sa sinabi ko nga nung mga past vlog ko ay merong flour na matakaw sa tubig. So, itong flour na to ay medyo matakaw siya sa tubig. Kaya, hindi natin ilagay lahat ang ating pangatlong cups. So, paunti-unti natin siyang ilagay hanggat sa magiging okay yung ating dough. So, itabi muna natin yan. Malinis naman yung aking kamay. Yan, kailangan bago ang lahat ay malinis ang kamay. So, yan, i-mix na natin using mga, pwede kayong gumamit, guys, ng electric mix. Merong ano eh, merong pang dough na merong kami niyan, pakita ko sa inyo. Kaya lang hindi ko siya madalas ginagamit kapag ganitong kunti lang. So, hindi rin ako gumagamit ng gloves. Merong ibang gumagamit ng gloves, pero ako, hindi po talaga ako. Minsan lang ako gumagamit ng gloves pag yun talagang kailangan. Pero pagka ganito na gumagawa ka ng dough, hindi mo na kailangan gumamit ng gloves. So, ayan o, malambot ang ating dough. So, kunti na lang ang kulang dyan para magiging okay siya. So, 2 cups of flour pa lang yan. So, ang ating measure ay dapat 3 cups. So, dahil ang flour natin ay matakaw sa tubig. So, kailangan natin iunti-unti. Ayan. Unti-unti natin siyang ilagay hanggang sa makita nyo yung inyong dough na magiging okay siya. Hindi siya matigas. Hindi rin malambot. Hindi rin siya masyadong malambot. Yung tama lang. So, yung iba guys, nilalagay nila sa dito sa board or dito sa sahig. Pero ako po ay hindi siya kasi kunti lang naman siya. Pero usually talaga pagka madami sa board ni ginagawa. Lalo pagka hindi gumagamit ng machine do. Nagamit ng machine. So, ako naman dahil ito ay kunti lang, so dito ko lang siya lalagay. Pero pwede kayong gumamit ng ganun. So, habang dumidikit yan sa inyong kamay, lalagyan nyo lang siya. Lalagyan mo lang siya ng pakunti-kunti na butter. Yan. Para gumanda ang ating ito. So, ayan guys, naputol yung ating video. So, hindi ko siya napansin. Hindi ko lang alam kung pasahan. Basta, pakita ko sa inyo guys na pwede natin siyang i-mask dito, i-knead dito sa baba. Yan, pagka okay na yung ating ito. So, ganun lang siya. Para maganda yung resulta ng ating dough. So, sa nakikita nyo guys, yung ating
3 cups na measure ay hindi naubos yung pangatlo, di ba? Kasi nga yung ating flour ay matakaw sa tubig. So, ito naman ay, so nasa 2 cups and, ano lang siya, 2 cups and siguro 1/4. So, yun nga sinasabi ko nga, depende sa flour na ginagamit nyo. So, ganun lang natin uli. Hanggang magiging okay ang ating do at ito ay pampalaki ng ating braso. Yan, ganun lang siya. Tapos, ganyan natin ng konting butter. Yan. Kailangan kasi siya na ma... Pero kung gumamit kayo ng electric para sa dough, ay ano siya, madali lang. Pero ako kasi, sayang din naman yung kunti lang. Maliki kasi yung aking electric na pang dough. Kaya hindi ko siya masyadong ginagamit. Ginagamit ko lang yun pagka maramihan. So, sana nakikita nyo guys. See? Pagka na ano pa, yung nabubutas pa siya, hindi pa siya okay. So, kailangan pa natin siya. Lagyan natin uli. Kailangan pa natin siya. Ayan. Ganito po ang paggawa ng pandesal. Kasi kung hindi po maayos ang dough, hindi po magiging maalsa. Hindi siya maalsa. So, ayan guys, papakita ko sa inyo kasi matagal ito. Ito siguro ay may 10 minutes na ganito, hen. So, papakita ko sa inyo pag natapos na para hindi masyadong humabang ating vlog, okay? So, ayan guys, okay na ang ating dough. Ayan. Pino na siya. So, bibilugin lang natin ng ganon. Ayan. And then, ilagay natin sa warm place. And balik natin dito, guys. Ilagay natin ng konting butter. Ayan na natin siya ng konting butter. Ayan. So, ayan. Lagay na natin siya. Antayin natin ng 1 hour or 30 minutes. So, mag-check nyo after 1 hour kung hindi pa siya okay. Pwede nyo pa, after 30 minutes, pwede nyo siya i-check. Kapag hindi pa rin siya, hindi siya pa masyadong lumugo. So, hanggang 1 hour. So, yan. Takpan na natin para balikan natin mamaya. So, ito guys, andito na yung ating dough after almost 1 hour. So, ayan. Ayan, ano na siya. And then, naka-ready na rin yung ating pan, ating paglalagyan. Ilagyan ko siya niyan. Ito rin ating breadcrumbs. So, ito yung ating, dito ko siya puputol-putulin. So, ayan guys, after half hour, almost 1 hour, okay na ang ating dough. Ayan, see tayo guys. So, ang gagawin natin ay,
kailangan lang natin. Hindi na natin siya kailangan ganyan lang kasi putol-putuloy natin siya. Ito yung nakahanda na yung ating. Tapos ikat lang natin siya ng ano. Ito lang ating pangkat. So, ganyan lang siya. Malaki na siguro yan. Try natin kung ilan bang magagawa nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, depende may ano pa yan. Mababawasan pa siguro siya. 9, dapat 10, 12 to. Sige, pero ito malalaki naman to. Hindi na tayo maglagay, hindi na natin siya itimbang kasi nga, ano lang naman. Pero halimbawa, kung pambenta to, kailangan natin timbangin para same ang size. So, ito naman ay sa atin lang to. Sa akin lang pala at saka sa inyong nanonood. Diba? Yan, inano ko yung para maipon siya. So, ilugin lang natin siya ng ganun. Yan. Bilog lang. And then, pwede nyo siyang i-stretch ng konti para, pwede naman siyang bilog, pwede rin namang hindi. So, ayan guys, tuloy natin. Naputol uli ang ating video. Kasi, ano, naubos yung ating storage. So, nagmura pa tayo. So, ginawa ko bilog naman. So, depende pa sa inyo kung anong gusto nyo yung pandesal. Basta pandesal. Ito yung simpleng pandesal na wala siyang palaman. Kasi yung dati nga, as sinabi ko nga kanina, yung dati kong ginawang ano, pandesal is meron siyang palaman. O, bilog lang yan. O, ganyan lang din ang routine hanggang. So, ito na guys. Tapos na natin nilagyan ng breadcrumbs. So, pag ano muna natin siya, stay muna natin siya. Kailangan natin i-rest siya ng 15 minutes or 30 minutes. Depende sa inyo. Pero, basta pinakamahaba niya is 30 minutes. So, kailangan lumubo muna siya. Lumubo uli. Mag-stay siya ng, mag-rest siya ng ganun, 15 minutes to 30 minutes. So, pinaka-minimum niya ay 15 minutes. So, depende sa inyo kung gusto nyong, ano siya, yung mag-expand pa talaga, pwede siyang 30 minutes. Pero, try natin kung after 15 minutes kung hindi siya masyadong expand, dahil nga medyo malamig ngayon dito sa aking pwesto at naka-aircon. So, try natin kung mabilis yung kanyang pag-expand ng 15 minutes. Pero pagka hindi, kailangan 30 minutes. So, takpan ko lang siya ng ito. Takpan natin. Or pwedeng, ano, pwedeng plastic or basta any na pwedeng i-cover na para ano siya. Kumbaga hindi siya mahanginan. So, ako ang ginagamit ko ay clean towel. So, itong clean towel na to ay ginagamit ko talaga siya pag nagbe-bake ako ng bread or ini na yung Arabic bread. Ayan, pwede, ginagamit na din siya. So, hayaan muna natin siya dito ng 15 minutes. Then, after 15 minutes, is check natin ulit. So, update ko kayo mamaya. So, ayan guys, pansin niyo ba na nag-double size siya? You know? Ayan. So, in ano lang siya, in 15 minutes. So, ilagay na natin sa oven at ang ating oven ay naka-preheated ng 180. So, ayan guys, ang ating pandesal. So, lipat lang natin siya dito. Dark brown ko siya kasi yun ang gusto ko yung ganun na medyo sunog-sunog na konti. Yan. Oh, ang init. Okay.
Tapos meron na tayong pang, so, diba, may pangkape na tayo bukas. Pangparis sa kape, sausaw sa kape. Kasi yan, wala siyang palaman. So, thank you so much for watching this vlog. And sana may natutunan kayo sa ginawa kong simpleng pandesal. So, kayo na lang maghanda ng palaman.